Pinaninindigan ni Cebu Governor Gwen Garcia ang utos na gawing optional sa probinsya ang pagsusot ng face mask kung nasa labas. Sa kabila ng pagtutol ng DILG, saksi si Lay Alves. Kung nasa Cebu Province ka, pwede ka nang hindi mag-face mask sa open at well-ventilated spaces. Required na lang mag-mask kung ang lugar ay kulob o di aircon o kung ang lalabas ay may sintomas ng COVID. Pero ang executive order na ito ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia hindi kinikilala ng DILG. Ayon kay Secretary Eduardo Anyo, ang utos kasi ni Pangulong Duterte ay ipagpatuloy ang pagsusuot ng face mask, maliban na lamang kung kakain o nasa iba pang sitwasyon o aktibidad tulad ng sports sa well-ventilated na lugar. Kaya ang pulisya na nasa ilalim ng DILG patuloy daw na maninita at manghuhuli ng mga lalabag sa IATF guidelines at minimum public health standards sa Cebu. Buwelta naman ni Governor Garcia. Oh, that's up to him. I think he's going out na, di ba? But we will see if they in the province of Cebu there is no apprehension. Give them face masks. Second, I am now invoking Section 105, which has specifically stated that the Secretary of Health can only define the health protocols of a particular local government unit for 6 months. It's been 2 years, and I am ready now to test that. Local autonomy must prevail. Iginiit naman ng Department of Health na kailangan pa rin ang pagsusuot ng face mask. Hindi rin daw sila nakonsulta kaugnay sa EO. Ang mask po ay still valuable in our response. The mask not only protects us from COVID-19, but from other respiratory infections as well as the monkeypox. Sa buong bansa, 1,377 ang naitalang bagong kaso batay sa datos ng DOH mula June 2 hanggang 8. 197 ang average kada araw at 9% na mas mataas kumpara noong nakarang linggo. Sa Metro Manila, bagamat may pagtaas sa 7-day average ng mga bagong kaso, reproduction number, positivity rate, at hospital bed occupancy, nasa lowest pa naman daw ang NCR. Pero ayon sa Okta Research, while the situation is still manageable in the NCR and we remain at low risk, there's a chance that this will lead to a further rise in cases in the NCR, which will become more concerning. Tingin ng Okta Research, ang pagtaas ay dahil sa pagiging kampante sa pagsunod sa health protocols, waning o kumukupas na immunity, at paglitaw ng mga mas nakakahawang Omicron subvariant. Yes, we are concerned no, na maaari itong magkaroon ng tuloy-tuloy na pagtaas kung hindi tayo patuloy na mag-iingat. Pero yun para masabi natin na tumaas siya ngayon at magkakasurge na tayo o tataas na in the coming days. Sa tingin ko po ay mukhang hindi naman siguro mangyayari at hindi ganun kabilis. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi